Sabi nila na isa sa rason kung bakit nagawa nila yung Cinderella run na yun kasi sobrang ingay daw ng suporta ng supporters nila, sobrang nagaganahan ng team hack. And it makes all the difference in the world kapag kayong mga tao sa paligid mo sumisigaw, para nakaka-energize daw kasi yun eh. Wow! Oh, diba? Ganun. Paano? You can do it! Ganun na sigaw. Let's head on sa ating first game netong match na ito. THU versus Incendio Supremacy, Turkey versus Malaysia. Dalawang Purify dito nakita ko. Isa para kay Rosa, isa para kay Epic. Si Gary lilipat na agad. Si Epic makakatakas pa, hindi. First blood na agad para sa Team Hack. At ito yung sinasabi natin, isa sa mga rason kung bakit hindi talaga okay ang isang Fanny na kalaban sa ganitong klaseng matchup. Meron siyang option na agahan ng dalawin ng maaga dito yung Estes. Eh, si Apex 47, feeling ko 47 lives naman siya. So ngayon, Apex 46 siya ngayon. Apex, okay. Napitas na ng isang beses eh. Pero with that, does that mean may lamang na kagad ang Incendio or is it still too early and too close? It's too early and too close, but at the same time, kailangan pa rin nila mag-ingat. Huwag sila magbigay ng kill sa Fanny. Isa si Fanny sa mga snowball heroes sa tinatawag natin na kapag ka nakakuha siya ng dalawang item na mas mataas sa'yo, automatic, dadaanan ka na lang yan, kukuha na lang ng kill yan, mag-recall yan, tapos maghahanap ulit ng isang kill. Katulad nito. Grabe, isa pang kill para sa Team Hack. At nire-respeto talaga nila yung Rosa Apex combination, the Estes Farsa combo, na sabi nila, sige, papahirapin namin yung buhay nyo. Alam nila kung ano talaga yung kailangan punteryahin dito. In terms of the side lanes, mahihirapan din sila dito kontrolin yan at kuhaan ng kill dahil nga merong Estes na laging susuporta o may Farsa na magfe-feathered airstrike. So ang pinupuruhan nila dito yung middle lane. Tingnan mo, hindi pa sila level 4 ngayon. Kahit si Rosa hindi pa level 4, may turtle na. Delikado ata para sa Incendio pero nag-mini-ube na yung tatlong core center members ng Incendio Supremacy. Si Lola mahuhuli ata dito ni Alien! Sinapak ng glue! Sa ilalim ng tore. This might be the band-aid solution na sinasabi natin, Renmar, kasi nga talaga napakasakit sa ulo ng isang glue sa ganitong klaseng matchup. Kung nakikita mo, si Apex 47 naman yung binibigyan and they're forcing out yung mga heals kay Apex 47 kahit papano. And they're trying to see kung kakayanin pa ba nilang i-burst out. Parang ganito, Luminon Blast! Sidestep! Oh my goodness! Ang ginawa ng Team Hack! Min with the play, pero makakagatid din dito kay Incendio! Hampas sa mukha ng Appraiser's Wrath galing kay TNZ. Hindi siya pro team, pero pro ang galaw niya. Terrified siya. Makakatakas pa ba? Blessing of the Moon Goddess. Min, Man, and Lola nagpapaisip. Lalabanin ba natin to? Are we gonna continue this? Stalemate sa gitna! And they bit off more than they can chew there. Sa totoo lang, THQ, ang ganda ng pagkakasetup ng Numinon Blast. Pero ang hindi nila nakita is yung presensya ni Tianzi doon sa may gilid. Nahuli si Gary ng energy eruption. At kahit sabihin na lang natin na nakuha ni Man with the IMU, yung Blessing of the Moon Goddess, ang nangyari pa rin yung Appraiser's Wrath. Grabe yung damage. At gitnang-gitna eh. Ni Ruler. No, yun yung ano eh. Yun yung zone na iniiwasan mo talaga kasi kaya meron doon gitna eh. Yun yung pinakamasakit na area doon ng Appraiser's Wrath. Si Min ang magbibitas. Wala ng rumor dito ang Team Hack. Mukhang lamang dito ang Incendio Supremacy at ramdam na din ni Gary na pa-back off siya. Susubukan niya lang dito yung ano, yung mabilisan na lipad para manakaw yung turtle. Pero kaya niya ba gawin yun? Well, kakayanin niya pero si Alien ay nasa harapan niya dito and sinubukan ni Gary pero he was a bit too short doon sa kanyang mga cables. Habang nangyayari yung lahat, ang inisip ni kasi ni Gary, kukunin ko pa ba yung turtle o pupokus na lang ako doon sa may purple buff? And it seems, nagsubok siya and there was this, sabi natin, window na pwede niya sana makuha kasi medyo tumigil doon si Chenzi bago niya talaga pinating yung retry. Tapos sabi ni Chenzi nung malapit na si Gary, "Ops, teka lang, akin talaga yan eh. Pinakabalang kita." Pero feeling ko nakabahan din yung Incendio sa kanya. Medyo kinabahan din. Uy, pre, munti ka naman nakuha ni Gary yun. Pre, pindot agad. Pindot pre, naman pindotin mo agad. Medyo kinabahan kami. May teaser pa dito si TNZ. Dapat pre, sa atin na talaga yun. Nung ano pa lang eh, mga 3 seconds ago. Pero okay lang, nakuha naman natin. Pero ganun talaga kasi kumbaga kailangan mo tignan kung mabibait out mo eh. Kasi yes, nung nahawakan kanina ni TNZ si Gary, yung Fanny, hindi na siya nakagalaw eh. Yes. Tuloy-tuloy na yung crowd control. At tuloy-tuloy naman ang invade ng Team Hack.
gusto nila nakawan ng purple pero makukuha pa rin ni Tianzi. So may purple buff pa. Oh, may purple buff, turtle buff, and the orange buff as well. Mm-hmm. Ang daming bagay dito for Tianzi na nagiging tama. Talagang nagagamit nila yung farm, yung jungle prowess ng isang Fredrin. And para sa akin nga, isa si Fredrin ngayon sa mga best jungle heroes na pwede mong pangarapin. Sa totoo lang, ang kunat, ang ganda ng regen, ang daming crowd control. Tapos kapag ka nagkamali ka ng pwesto, yung Appraiser's Wrath is all the damage in the world na pwede ibigay ng isang Fredrin. Pero merong advance na gagawin doon. Sunshine with Apex 47 taking down Gary. Yung ganda ng kanyang simula, Renmar, ngayon, nawala na ng tuluyan. Nabalanse na ng Incendio, and now, they are aggressive here in the bottom lane. There's gonna be a concealed play. Mahinto naman dito si Min at si Tianzi! Nakasapak, pero nakuha ng kill na naman dito si Sunshine. That is a 2-kill start para sa marksman ng Incendio, at ang bilis nila makabasag ng torre sa baba. Double trouble yung ginagawa dito ng side ng Incendio Supremacy. Renmar, napansin mo yung ginawa nila? Tinaboy nila si Panda, binasag nila yung torre, at habang nangyayari yung lahat, sa kanila pa yung turtle ng libre. Si Alien dito, nangungulit lang kay Gary at mapiflikeran sila ni Alien dito. Hindi siya papatakedown kay Gary. Kasi alam niyang struggling na dito si Gary, makakuha pa ng mga kills. Oo, oh, tsaka nagsistruggle dito si Min, na-force out yung flicker niya. And now, sinabi mo nga kanina sa early start ni Gary na hinto na yon dahil dun sa na-pick off siya dun sa bottom lane. At ngayon pa, Incendio, tinutuloy yung momentum at mukhang makukuha lahat nila yung mga ano outer turrets. This is the snowball na iniisip at inaasam ng side ng Incendio Supremacy. And it all comes down to THQ's responsiveness at pagde-def nila netong kanilang mga turrets para masabi na hindi pa matatapos tong laro to. Kasi pa nagtuloy-tuloy to, Renmar, napakalaking masamang balita nito for the side of Malaysia. Pero merong advance na gagawin doon yung side ng THQ. Ano si Gary coming into the cut row. And the Luminum Blast, walang flicker. Pero tatama pa rin. And Gen Z, nandito siya sa may area. Nag-flicker na doon si Panda. Will this be enough damage? No, it won't be. Pero sabi ng THQ, okay na. Nakapang-minsala na tayo doon sa lineup ng Incendio. Just like that, naibalik unti ng Team Hack ang momentum ng laban. Sabi nila, easy lang kayo dyan, Incendio. Kaya din namin makukuha ng mga torre, makukuha ng kills. 6-6 on the kill board. Map control, sobrang konting lamang lang para sa Incendio. But THQ has the tools already para mabalansa yan. Pick rate right now, 51%. Win rate, 62%. Nisip ko lang anong hero to. Mukhang naka-highlight sa carry. So, this is gonna be for the carry. High win rate, 17 out of 26 games. Mm-hmm. And dito mo lang talaga malalaman, this is one of the M4 heroes for the marksman role. And there's a reason why lagi din siya nababan out kapag kaayaw ng mga team. So, totoo lang, Renmar, nakikita mo naman yung buhay dito ni Fredrin. Yes. Hindi dapat bumababa yan, pero dahil lang sa mga hits na ginagawa dito with the true damage, parang si Panda ata dito yung magdadala talaga ng ulam para ma-takedown yung Glue at yung Fredrin. Oh, alam naman natin mas masakit ang katotohanan. Kaya mas masakit ang true damage sa MLBB. Mm, the truth hurts. The truth hurts. At sobrang totoo talaga dito ni Panda yung damage na binibigay niya. Pero ito na ata yung sinasabi natin dito sa Pilipinas na Lord Dance. Sayawan sa Lord Pit, maghanap lang ng isang mali, isang window of opportunity to get the win. Meron ka ba nakita na lumalabang dito sa positioning? I would say that in terms of positioning, Incendio ngayon. Pero in terms of controlling the lanes, lumalabang ang THQ kasi meron silang Fanny na nagba-back and forth lang doon sa may bot at sa may third lord area. At ito na ang mga ultimate. Si Min with a Nomen on blast! Tatlo ang nahuli ko na. Dalawa lang ang nahuli niya. So yung mga miyembro ng Incendio na laban pa rin. And that's gonna be a kill for Gary. He takes down the Farsa. Rosa is down. Pero Incendio, you said it earlier, lamang sila sa positioning. Medyo lamang pa rin sila sa positioning in the sense that kaya pa ata nila mag-contest dito. Mm-hmm. At kapag naging predictable ang positioning, doon nakakahanap ang isang Lolita ng chance mag-set up ng surprise Luminum Blast. At nakita naman natin kanina, yung pwesto nila ay hindi na rin pumabor dahil si Rosa doon ay medyo napalalim. In-isolate siya, hinabol yung ibon, yes. Tapos kinatroot. And that is going to be a stalemate yet again
at Incendio, sabi nila, sige, ipupush na lang namin yung top lane. I-pressure natin to. Makukuha ba nila yung Tori? Makakahanap ba ng opening ang Team Hack? Mabibigay ba nila na hinto yung minion wave? But that is the turret down. So medyo balanse na. This is now, at this point, we're going into a 2-minute Lord Dance Butters. Actually, gamit na gamit ng THQ yung advantage nila. Kung papasinin mo dito, nakuha na sila ng reaction. Nakuha ng Torre, nakuha ng reaction kay Alien. Si Alien nandoon, and alam naman natin, sa respondihan, hindi ganun kagaling si Glue sa ganyang area. Yes. Hindi ka naman din naka-arrival at hindi ka rin, wala ka rin choice kung di maglakad papunta doon sa my Lord area. Tama yon. At ngayon, nararamdaman na ng Incendio Supremacy na nasisplit na yung formation nila. Kasi yun nga, yung Fanny, si Gary, sabi niya, mag-split na lang ako. Sige, diyan kayo sumayaw. Oh, ako mag-split. Pero kasi, yun yung ano eh, yun yung advantages din na pagkakaroon ng isang assassin. And it's the privilege na hindi nagkaroon ng isang Incendio Supremacy draft dahil nga, wala talagang hindi pa bagay doon sa Estes lineup na ginagawa nila. Pero si Gary dito, makakatakas. Kaya, yes, he will. Kasi merong alalay from the blessing of the Moon Goddess na naagaw ni Man dito kay Apex 47. That is the buff. Purple buff na mapupunta sa kamay ni Gary. So walang purple buff or walang buff si TNG dito. So little by little, nakita talaga natin kung bakit si Gary ang na-highlight. Styling and profiling on two players. Siya talaga nagbibigay ng space para sa Team Hack sa laban na to so far. Mm-hmm. And sa totoo lang, Renmar, nakikita mo naman na yung THQ ngayon parang walang kasasagot in terms of securing that Lord. Andito sa likod si Chenzi, pero wala ng oras. Hindi sila nakaabot at nagkaroon ng isang mabilisang play dito yung side ng THQ. Yung Incendio, parang nagulat sila lahat. Pre, ano nangyari sa atin? Ba't tayo biglang nakuhaan ng Lord? Oh. Eh kanina, ang ganda ng pwesto natin ah. Oo, sila... Feeling ko ngayon nangyari kasi ano eh, si Gary, yung space na binibigay niya. Nung nawala na yung formation nila, dun na sila nag-collapse onte. Pero makokollapsan dito si Man. Napitas ang mid laner ng Team Hack. May Lord push sila. This is a good sign para sa Incendio Supremacy. Pero makakalapit pa sila dito sa carry nila. Tingin mo, nag-free hit na lang si Minuman ang blast. Na-concept si Chenzi! Ito to naman si Alien. Napitas si Lola. Incendio Supremacy raising supreme. Pero ito naman Gary! Si Gary! Wala pang TZ sa pangalan, pero TZ sa galawan. Gary gets the pick off onto Sunshine. Yung ano... Min, nakita mo yung galaw doon ni Gary. Parang sinabi niya na talaga sa utak niya, pipitas ako ng isa. Sino? Si Sunshine. Pagpasok niya doon, cutthroat, takbo. Parang ano, sinasabi lang niya sa ano, pipitas ako ng isa. Pipitas ako ng isa. Pipitas ako ng isa. Tapos yung nagawa na niya, yes! Gumaling siya bigla. Yes! Tapos takbo. Oh, okay na to. Okay na. And napakagandang pick-off doon kasi hindi na kayo nagkaroon ng option yung side ng Incendio na ituloy pa yung kanilang kalamangan doon kasi wala din magpo-push ng lane. Ang inaasahan nila dito in terms of pushing the lane is si Sunshine with the Beatrix eh. Pero, again, may funny. Oo. Sobrang sakit. Tamang-tama ka. Hindi ka safe. Hindi ka safe. Pagka may Fanny, hanggat hindi nati-takedown yung Fanny, for a marksman, hindi ka safe. Oo. Pagkalaban mo yung Fanny, hindi nakakatuwa. Sobrang ironic nun. Ang sakit talaga para sa Incendio. Ito na lang talaga alam, yung choice nila mag-open na lang ko, sila. Alam mo, isa pang hero na nakalaban mo. O, tapos sino? Hindi ka happy. Sino? Si Joy. Oo. Yan yung mga hero na ang saya. Oo. Pero kapag kalaban mo, hindi. Hindi masaya. Hindi ka happy, hindi ka joy, yes. Hindi ka funny. Wala. Wala. Shoutout kay Ate mo, Chantel. Shoutout sa'yo, Chantel. Masaya talaga pag binaban yun. Pero hindi masaya pag kalaban. Pero ito yung sinasabi natin ni Renmar na parang yung Fanny dito for the longest time, pagka pinapanood natin yung blacklist sa ganitong klaseng lineup, hindi gumagana yung Fanny picks na ito. Pero tingin ko nahanap ng Team Hack dito kung paano nga ba paganahin itong lineup na ito pagdating sa isang Fanny pick. Parang, ano eh, kaya niyang daanan si Sunshine ng parang walang punish, tapos aalis lang siya. Pwede yung gawin yung kay Apex 47 at kay Rosa, pero paano nga ba sasagutan dito yon ng side ng Incendio Supremacy? Tingin mo ba parang magsisave ka ba ng energy para sa energy eruption? Pero kasi hindi ganun katagal yung pag-stack nun eh. Oo.
Ang bilis lang at saka at the same time, to add to that question, then gagamitin ba ni Apex yung heal niya pag may nabawasan? Pero pag nangyari yun, baka mayroong mga miyembro ng Team Hack na malapit lang na ready na na mag-take advantage sa ganun. And speaking of advantage, Lord Advantage right now, nakuha ng Hack because they got it. They got roughly 3,000 gold from it, Third's HP. Buhay na buhay pa mga Third's nila. Incendio, naghahanap lang talaga ng isang moment na mapaikot yung laban. Team Hack, hindi naman nila binibigay yun. So, okay, other than the fact that Sunshine ang pwede mag-split push, is that the only thing na pwedeng gawin ng Incendio Supremacy para maikot ang laban na to? I feel that at this point, kailangan na talaga nilang maging assertive doon sa pagkuha ng Lord dito. Yeah. Kailangan na nila ipwesto yung sarili nila sa may Lord area. Kailangan galingan nila yung Lord dance. As much as iniisip ko na pwede sila mag-split push dito, pero sa totoo lang, Renmar, at this point, yung mga heroes na gamit nila, hindi talaga pang split push. Kung papa-split push mo dyan si Farsa, ibig sabihin, papagamit mo yung Feathered Airstrike. Yes. So, hindi din magiging maganda yon. Kung si Alien yung makikita nila sa baba, burst down ng the hack, Team Hack, yung side ng Lord na to. Tapos, ang mangyayari, bago pa makakating doon si Alien, wala nang Lord take na nagaganap. So, parang medyo limited sila ngayon into winning this Lord fight. But at the same time, tingin ko naman, in terms of team fight, kaya naman ang side ng Incendio. And tignan natin kung maka-team fight sila, makakalapit pa dito si TNZ. He is under the Lord right now. Hinintay yung damage sa Lord, pero masusupress dito. Ah, that's gonna be the winter tragic damage, pero napitas ang jungler ng Incendio. It's all falling apart for Incendio Supremacy at the members of Team Hack. Double kill para kay Man. Si Alien na lang ang naiwan. He needs to pull off an out-of-this-world performance para ma-delay ang Team Hack. Sinusubukan niya. Hinahanap niya si Panda. Pero ito na. Is this familiar to you? Merong Kari. Merong Fanny. Nagsisplit push na lang sa gitna. Bakit pa tayo nagsusubok mag-take ng Lord? Kung pwede naman natin sila ubusin at tapusin ang larong ito. Team Hack secures game number 1.